Yun yung mga Abel, no? Nagbabalik kayo sa Tagaytay Pigeon Channel. So, today's video, mga Abel. Medyo haggard pa ako. Kasi, mga Abel, katatapos lang mag-encode. 9:40, dun pa lang ako nakapag forecast. So, pinakawala ng ibon natin ng 7:14. Ito ang ating forecast. Yan. So, yan, mga Abel, no? Pahensya na kayo. Medyo pagod ako dahil nga yung pag-encode is 9:40 ata natapos. So, ngayon, forecast pa lang ako. Ang datingan pala ng mga ibon is yung 10:08 ko is 1:00 ang speed. So sabi ko sa anak ko, bilisan niya na pumunta sa pwesto namin dahil baka nga biglang may dumating sa ibon natin ng mag-1:00. Siyempre, di natin masasabi. Kasi nga ito, mapapansin, nakabike lang ako. Tapos, sa sobrang pagmamadali ko, ito na, mga Abel. Nakapagtimpla na ako ng molasses. So ilalagay na nga natin ito sa ating loop. Maghintay-hintay na tayo ng ibon natin, hindi naman tayo nagmamadali, kaya ilating na natin yan. What's up, guys? Nag-aabang na tayo ng mga ibon natin. So, may mga nag-clock na nga ng aray at saka magalang. Anytime, baka biglang dumating na yung mga ibon natin. So, ngayon, meron tayong kasamang nag-aabang. Ito, si Batang Yagit. Ayan. Nakasama natin kasi nga medyo nag-lockdown dito sa amin, bawal lumabas ang mga bata, kaya tambay na muna dito, sila dito sa ating tambay muna sila sa ating loop. Kaya ito, mga Abel, mag-abang-abang na tayo, baka biglang dumating yung mga ibon natin. Hindi natin masasabi kasi ang speed ng mga aray is 1:02. Siyempre, ngayon lampas na tayo ng nakababa na ng 1:02, nasa 1 plus na lang speed. So hindi naman tayo nag-expect ng ganong katuloy ng ibon natin. Basta mag-clock lang tayo, okay na sa atin yun. Mas maganda mabagal lang sa umpisa, habang papalayo doon tayo bibilis. So ayan, mga Abel, mag-abang na tayo. Mga Abel, no? Mukhang nahirapan yung mga ibon natin. Ito, makakukansin yung init, kuyipipik masyado yung init, so medyo mukhang nahirapan ng mga ibon natin dahil nga karanglan lang yung huli natin bitaw. So binigla nga ng ng club natin ng Santiago Isabela, kaya medyo siguro nangangapa yung mga ibon natin. Pero darating naman yung mga yan. Nasa na lang tayo, nasa 1,000 plus na lang yung speed natin. Kaya medyo abang-abang pa tayo. May mga marami na rin nag-clock. Talagang kung napansin ninyo, dito kasi sa area namin, dito nagdadaanan yung mga kalumpit, apalit, bataan. So ngayon, iilan-ilan pa lang nakikita kong dumaan dito. So hindi pa ganun karami ang dumadaan. Kaya nga nagtataka kami, sabi ko, mukhang hard race. Nabunod pa ako. Hard race ang labanan natin ngayon. Kaya patient lang, abang-abang lang tayo. Alam natin, darating yung mga ibon natin. 2 hours later. Abel, no? Ha? Kararating lang ng ibon natin. Halos cut-off na cut-off na yung ibon natin. So, hindi na nga ako nakapag-vlog kanina. Alauna, 21 na ngayon, mga kabiel. So, hindi na nga ako nakapag-vlog kanina dahil sa sobrang inis ko. Nagtataka ako ba't hindi umuwi ang mga ibon natin sa tamang oras. So, syempre, ganun talaga, part of the race yan. Hindi natin masasabi talaga ang karera. So, kinarga natin ang ibon natin na buong-buo, pero ngayon kita nyo, hupyak na hupyak yung katawan niya, ubos na ubos, mga kabelo. Ayan o, makikita nyo. Ayan o, bangkang-bangka siya. Ano yun, makikita nyo, pansinin natin. Ayan o, bangkang-bangka yung katawan ng ibon natin, parang papel. Pero namamarao pa rin naman siya. So, mga kabel, yun nga, nirelease ang ibon natin 7:14 a.m. So, wala tayong magagawa doon, mga kabel, kasi pagka ang ibon ikinarga natin sa truck, ibig sabihin, hindi na sa atin yung ibon. So, pag pinakawalan sa truck yan, syempre, hanggat hindi na uwi sa iyo yung ibon, hindi magiging sa iyo yan. Syempre, ang makakapagsabi lang yan is yung swerte at saka yung ibon kung uuwi talaga. Like neto, sa almost 2,300, ang nag-clock lang talaga is 1:03. So, yung 1,000 na ibon is hindi nag-clock. So, kasama nga yung dalawang ibon natin na hindi nag-clock. Si Desmet Diablo at saka si Desmet Hen. So, yan, no? Hindi ko na nga ito nabantayan, mga Abel. Kung mapapansin nyo, pakikita ko sa inyo. Ayan, no? Nakahubad na ako. Naka,
ready na ako, kakain na lang kami tapos matutulog na kami. Yan. Hindi ko na talaga binantayan ng ibon ko dahil nadismaya ako kanina. Pero okay lang yun, ganun talaga, part of the ration eh. Sabi ko nga kay Madla, kay bro Madla, kasi magka-chat kami kanina, sabi ko bro, talagang hindi ako sinuwerte ngayon. For the first time, sabi ko, ngayon lang nangyari sa akin na hindi ako nag-clock. Sabi ko sa kanya, first time ko hindi ako nag-clock sa first lap ng derby is na-zero ko. Sa lahat na nangyari sa akin, hindi ako na-zero. Pero lang pagkano hindi ko lang matandaan yung mga dating nag-smash. Pero yung ganitong pair weather, hindi pa nangyayari sa akin talaga na nasi-zero ko. Laging sa first lap meron akong pang ano, paklak lagi. So, sabihin na natin, apat na sinakay ko, minsan tatlo ang nagkaklak ko, isa lang ang nagkakatop ko. So, ngayon nga, nagtataka kami, pero ganun talaga. Part of the race yan. Hindi natin masasabi yung panahon is pahirap ng pahirap yung karera. So, ang nangyayari ngayon season kasi, dalawang beses na nahirapan yung ibon natin. Kasi, nung ano dapat, karanglan, pinakawalan ng Munoz. So, ginawa naman ng club namin is dapat Solano, ginawa namang karanglan lang yung bitawan. Kasi nga, medyo masama ang panahon sa Solano. So, nawalan ng way ang ibon natin ng Diadi, Solano, Santa Fe. Yan, karanglan lang ang ating huling bitaw. So, yun nga. Medyo nahirapan yung mga ibon natin. Kita nyo, sa 2-3, 1,000 plus ang nawawalang o hindi nag-clock. Ganun talaga, part of the reason. Medyo nakaubad na nga lang ako. Ano lang naman, mainit kasi. So, eto nga, balik tayo sa mga ibon natin. Ganyan talaga mga Abel, wala tayong magagawa. Kita nyo, pupungay-pungay pa ang mga mata ni Diablo. Ibig sabihin, si Diablo is matibay talaga. Kasi itong ibon na to, sabi ko nga ay bro Madla, bro, si Diablo, papabilis pa lang siya. Kumbaga, dun pa lang natin nakikita yung tulin ng ibon ko. Kasi, kung natatandaan nyo, ang ibon ko habang papalayo, like ng mga desmet ko, is bumibilis. Kaya nagtataka ako ba't hindi siya nag-clock. O, so, ganun talaga. Part of the game, part of the race, kaya kailangan mag-move on, mga kabil. Kaya ang gagawin na lang natin is haharapin natin yung mga ibon natin. Total, magkaarga naman tayo sa bago nating club na KFC. Doon na lang natin. Ikaarga natin lahat ng mga ibon natin dito sa kabila. Mamimili na lang tayo na mabibilis. So, itong mga ibon natin na to na si Desmet, pagpapahingin natin at ire-ready natin sa second lap. Kung ano mangyayari sa kanya sa second lap. Kasi mas mahirap yung second lap natin, Diablo. Kasi alam mo kung saan kapapakulan, sa Tagudin, Ilocos Sur. Yari ka doon. Sigurado mas mahirap yung kaliwa yun eh. Kanan tayo ngayon, bugbog tayo sa kanan. Ngayon, bibiglayin kayo ng bitawan ng Tagudin sa kaliwa naman. So, tingnan natin kung papala rin tayo mga BL ka Desmet, no? So, pero si BL, ay si BL. So, si Desmet naman is okay naman. Good na good naman tong ibon na to dahil umuwi siya. Ibig sabihin, pinilit niya talaga. Matibay talagang ibon. So, ganyan talaga ang karera mga ABL. So, mga ABL, no, hanggang dito lang video ko. Maraming salamat po sa inyo. Please like and share and subscribe. Ingat at God bless.